next vlog is meron akong narinig, meron akong nakita pala, hindi narinig, nakita na pinost doon na, pinost sa FB page ng Philippine Star na nag-advise yung Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga peking bills na galing sa bills ba yan o na galing sa ATMs, fake bills sa ATMs, eh pinag-iingat yung publiko sa mga ganyan na yung mga fake bills na yan na iba galing sa ATM. So kahit na anong bill yan, basta fake, mag-ingat po tayo. Yun lang po, kasi ngayon may COVID, fake vaccination card, fake booster card, booster vaccination card, lahat pinipake. So nabalitaan na rin natin na natimbog na yung mga suspect sa pang-hack dun sa video. Eh ito, baka may mabiktima pa to, at sana naman wala lang mabiktima. At kung may mabiktima, may nabiktima na nito, eh sana lumantad na para mahuli na yung mga salarin. Kasi hindi tamang nanluloko tayo ng kapwa sa pamimikay ng mga bills. Kasi hindi naman pinupulot yung pera pambayad sa nila. Actually, against ako dyan. Magaling nga kayo sa IT, magaling kayo sa computer, pero sa maling paraan. Eh, yung galing, mas mabuti pang hindi na kayo masyadong magaling kaysa makagawa kayo ng masama. Di ba? Minsan ako, mas mabuti na yung hindi ka masyadong magaling eh. Kasi pag masyado kang magaling, may matutukso kang mandayat gamitin yung talent mo sa hindi tama. Makakaperwisyo ka ng iba, makakaperwisyo ka sa pamilya mo, at hindi magandang mabuhay sa kulungan, ha. hindi, kaya kung gusto nyong mabilanggo, eh kayo na lang, wag na kayong mandamay. Di ba? Tsaka yung stress na ibinibigay nyo doon sa tao na pagkatapos yung lokohin dahil sa mga fake bills na yan. Eh, yun lang po. At hindi lang po ito sa mga pamilya na ano, pati po doon sa mga PWDs na merong mga ATM bills. Kung nilike nyo yung FB page ng Philippine Star, eh makikita nyo yun. So, yun lang. Kasi, laganap na ang fake ngayon eh. So kung meron kayong ATM o yung mga kapamilya natin eh may ATM, sana ho eh maging aware tayo na uso na rin yung mga fake bills na yan, at i-report ho dun sa bangko para ma-verify nyan. Kasi in-advise na rin ho yung mga bangko na pag may lumapit sa kanila, magkaroon sila ng thorough investigation o masinsinang investigation para malaman kung peke o hindi yung lumabas galing sa ATM machine. So doon po sa mga PWD representative o yung kamag-anak ng PWD na may ganito, eh sana po mabasa ngayon, kasi worth it ho na maiwasan yung mga ganyan at masuplong yung mga gumagawa ng ganyan para hindi na maulit, kasi hindi ho tama. So yun lang po.